Good afternoon guys, welcome to Mavs Hobby Shop. And today we're bringing to VSR 10 spring action sniper rifle or yung very sniper rifle 10. So ito yung Mac Daddy lahat ng mga springer actions like JG or the Jingong. What else? Yung mga SRS na hindi naman yung bullpup action na sniper rifle. Ano ba? Yung silverback, stair scout. Ito yung granddaddy nila, M100 sniper rifle on the real steel counterpart. So ito yung lahat, ito yung base lahat ng mga sniper rifle versions ng mga binanggit ko, yung lahat ng mga bolt action. Ito yung pinaggayahan nilang lahat. So ito yung tawag na Mac Daddy of all VSR 10s. So out of the box, ito yung kanyang itsura, no? Guys, mababa lang FPS ito. Don't expect very high FPS with this unit, but this darn well shoots accurately, no? Hindi siya katulad na yung mga VSR 10 natin na sobrang taas ng FPS. But this one, out of the box, shoots way better than high FPS. So out of the box, ito yung kanyang daily reminder on how to use your Springer or how to use your airsofts, no? In Japanese siya, nandiyan siya maintindihan unless gumamit kayo ng Google Lens para i-translate siya. So ito yung catalog o yung manual for using. Meron dito target for zeroing ito. Itong unit na to, meron siyang target para pag zero nito. So ang usual pag zero ito is 25 to 50. Pero dahil low FPS na siya, ganun lang siya. Pero kung mataas na FPS siya, of course, you go for 50 to 75. So out of the box, may ganun siyang kasamang precision BBs. Ito yung ginagamit na BBs. Guys, sa panggamit ng BBs ito, guys, hindi kayo pwede gumamit ng usual BBs like the JR. Usually, ang ginagamit dito is yung well-polished BBs like BLS, Farsan, ICS. Precision plus, yun naman usually ginagamit na rito. Kasi ang nasabi nila, or according to expert sniper users for the airsoft, is yung inner barrel niya is magagasgas. So, it has a performance issue depending on the BBs na gagamitin nyo. So guys, for springers, I recommend using the lowest, you could go for 40 and above. You could go 40 to 50. Yung mga gumagamit ng steel or yung mga steel coated, pwede naman as long as high FPS siya. 600 FPS pataas, you can go steel BBs or 550. But for gameplay, syempre ano naman timagsakit, no? For accuracy, I recommend 0.50 plastic BBs. 40 to 50 plastic BBs. So out of the box, yung kanyang itsura. Meron siyang front sight dahil hindi ito yung G-Spec version. Lahat ng TM is meron siyang red plug sa dulo. For the Japan purposes, kasi di ba, of course, ang Japan is very strict in terms of gun. No, hindi sila gumagamit ng barrel unless you are military in service. So ito yung kanyang itsura. May siya dito lagayan ng bipod na style. Harrison bipod ang usual na ginagamit dito para ilagay, i-clip mo lang siya dyan. And then yung kanyang 50 rounder magazine na TM spec. So, meron siya dito rear sights na adjustable into elevation. Elevation, guys. So, out of the box, I remember yung ganito ko na G-Spec version, 290 yung kanyang FPS. But this is highly upgradable up to 700. So, yung akin kasi upgraded siya up to 800 FPS. No, medyo makatikati yun. For home purposes lang siya. Mga daga-daga. But, dual spring na system. So, yung bolt, pinapalitan ko lang. Nilalagay ko yung 550 to 580 FPS ko na kasi 550 lang yung dati ko nalaman. So, anything else is pwede lagyan ng scope mount, no? May nilalagay na scope mount dito para magamit ko siya. And then, basically yung springer type kasi, ano ba, sling points pala to. Pwede siya nilagyan din na spring, ng slings, no? Pwede nilagay sling dito kasama ng Harrison weapon. So, springer, ang mode of firing niya, ito kasi is yung fire and then safe, no? Hindi siya ma-trigger. Ito yung fire F and S. And then basically yung springer type kasi isinahaltak. And then babalik mo. And then ang hindi siya puputok hangga't hindi mo siya nababalik nang maayos hanggang dulo. So, 'yun ang kanyang putok. No? So, sobrang gaan ito, guys, kasi nga hindi ko siya breathe yung spring niya. Kahit kinilid ko, kaya ko hilahin niya. No? And then smooth din yung kanyang pagbalik. Mga bagsak siya.
So it means na walang resist yung kanyang pagbalik, mas madali. So guys, kaya walang music itong ating review kasi gusto ko parinig sa inyo kung gaano kaganda ang air seal o paano nyo malalaman kung gaano kaganda ang air seal ng isang sniper rifle. Of course, yung piston and then yung piston head niya, pati yung cylinder, is kailangan well-tucked siya para magkaroon siya ng precision shot or ng sealed or well-sealed na auto. So, para ma-check yun is, first, pabalik mo. Sarado mo to. Parang may gagalaw dito. Wala kang marinig. Yung isang way para mag-check is parang yung pagbalik nung kanyang piston dito, pagbalik is parang malakas yung kanyang pagbalik na yun. Ibig sabihin, walang singaw yung pistons niya and yung air seals. And then, one trick na malalaman mo kung maganda yung kanyang air seal is, kobera mo to. And then, meron siyang parang sumisingaw na natin. Narinig mo, G? Yung parang buga. Di ba narinig sa video ito? Narinig mo. Parang siya may sumisingaw na parang sa mga Sprite, Pepsi, sa mga soft drinks. No? Ano yung ganda? Parang may gumagano'n siya na lumakas. So, titatuto ko sa ano ha, sa mic. Yun, sa pa. Yun. Yun ang air seal na meron ang TM. So, checking all brands ng VSR 10, out of the box, meron talaga siyang ganon. So, except sa ibang brand, hindi ko na sasabihin, pero isa sa pinakamagandang brand out of the box is of course itong VSR 10. So, pag in-upgrade siya, check nyo rin yung air seal niya. No? But it doesn't mean na pag hindi maganda yung air seal, hindi maganda yung performance or yung FPS niya. Patas pa yung FPS na yes, but the consistency kasi and then yung air seal ng gamit is iba talaga. So ito, last na. Yun yung air seal na lumalabas sa kanya. So guys, check natin yung kanyang FPS. So don't expect too high ha. Kaya rin pala, nandito rin pala yung kanyang hop up. Yeah. So ginaya nung, dito binis yung mga ibang SRS. Modify yun. Ano ba? SRS, Silverback, Modify, Iris Amoeba. The Iris series ng mga sniper. JG, Jingong. Yan din ginaya. At different brands pa ng mga VSR 10. Yan yung kanilang Grand Daddy o yung Mac Daddy o yung base item nila. O yung base model. So, yun lang. Yung plunger mo lang dito. Yan. So, yan yung loaded. No? Then, try natin siya kung gano'ng kataas FPS. Pati yung pa si Novrich, guys. Yung Novrich na sniper rifle niya, bago siya magkaroon ng sariling brand or sariling line ng mga snipers, AGs, GBB pistols, and then pistols. Ito ang kanyang base mode. Pwede pala Maple Leaf. Maple Leaf MLC 338. Dito rin siya. Dito rin siya. Pili. So, check natin yung FPS. Charing. So, bumaba lang talaga siya, guys. So, ang FPS lang talaga ito is 290. 280 to 290. Consistent firing siya. Depende na lang syempre kung 291, so medyo mataas-taas. Hindi siya lalagpas sa 300, guys. So, musin natin yung bala. Ito ba? So, wala na. So, syempre, double check lang natin. Maka may naibang sa chamber. Wala naman na. So yun guys, if ever na may questions kayo about the units, may questions kayo about equipments, parts, upgrades, so again may magtanong sa Miles Hobby PH. And of course, our usual time natin is 9 a.m. to 8 p.m. We are adjusting our time to 1 hour, so almost 11 hours na gawin yung ating shop. And then yung ating transmit time is 3 p.m. is Reporto Nacho. And then ang ating podcast is 7 p.m. around Wednesdays or Thursday, depending on the episode that we will be actually. So yun lang guys, thank you so much. Alam ko medyo dikisa na kasi walang music and pinakita ko lang sa inyo because of course ang sniper hindi mo kailangan maging too loud or hindi niya kailangan mag burst into action. Usually mga silent type lang sila
back type support, and yun lang guys. Yun lang makakulat din sa tema. So thank you guys, be safe. Sana may natutunan kayo sa unting tip ko on using sniper rifles. And keep safe, enjoy the game. Para-like na din yung page natin, Masabi PH. And yun lang guys, see you around again, and thank you for watching. Peace.